Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. President Marcos bibili ng advanced fighter jets para sa Philippine Air Force, gagawing moderno ang Air Force para bantayan ang West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, isang magandang usapin at balita na naman ang matutunghayan nyo. Matapos nga ang inaugurasyon ni President Bongbong Marcos at wala pang isang araw ng kanyang pag-upo, dumalo siya sa anibersaryo ng Philippine Air Force at nangako nga na palalakasin ulit ang ating hukbong himpapawid. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Biyernes ang pangangailangan ng isang modernized Air Force sa pag-secure sa West Philippine Sea at paglaban sa insurhensya. Sinuportahan ni Marcos ang patuloy na pagsisikap na gawing moderno ang militar sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 75th anibersaryo ng Philippine Air Force sa Pampanga. Ang isang mas modernong aerial at surveillance na kakayahan ay higit na nararamdaman dahil sa mga alitan sa teritoryo na kinasasangkutan natin sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang pinahusay na kakayahan na ito ay napatunayang napaka-kritikal sa pagsisikap ng militar ng Pilipinas na protektahan ang bansa mula sa mga lokal na rebelding komunista at mga grupong ekstremista sa Timog. Aniya, idinagdag ni Marcos na mahalaga din ang Philippine Air Force air assets sa pagtugon ng gobyerno sa mga natural na kalamidad. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng transportasyon, helicopter at iba pa ay mahalagang mga pasilidad na tanging ang PAF lamang ang maaring magbigay ng angkop at sapat lalo na sa panahon ng humanitarian assistance at disaster relief operation, aniya. Kahit na naudlot ang pagbili natin ng mga multi-role fighter jets sa ilalim ng pamumuno ni Duterte dahil sa pandemya, ay itutuloy naman ni Marcos ang pagbili ng mga ito, layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., napalakasin pa ang umiiral na kakayahan ng Philippine Air Force, PAF. Sa isang mensahe sa Philippine Air Force 75th anniversary sa Pampanga, sinabi ni Marcos na ang mga PAF airmen ay dapat na nilagyan ng mas makabagong fighter planes at armado ng mas maraming firepower. Tungkulin ko bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, na tiyakin ang kapakanan ng ating mga opisyal at sundalong na atasang protektahan ang ating kalangitan. Ang isang malakas na PAF ay ginagarantiyahan ang isang malaya, progresibo, at ligtas na bansa. Ayon sa kanya, sinabi pa niya na ang pagpapabuti ng mga kakayahan ng Philippine Air Force ay isa sa mga pangunahing prioridad ng kanyang gobyerno, habang ang Pilipinas ay may patakarang panlabas na maging kaibigan sa lahat at walang kaaway. Binigyang diin ni Marcos ang pangangailangang manatiling alerto at handang ipagtanggol ito hanggang sa dulo. Samantala, pinuri ng punong ehekutibo ang Philippine Air Force para sa mahusay na serbisyo nito. Pagtitiyak na gumising tayo sa bawat araw na may libreng kalangitan sa itaas ng ating mga ulo at isang libreng lupa sa ilalim ng ating mga paa. Aniya, hihintayin na lang natin ang update at ang paggulong ng modernisasyon ng ating hukbong himpapawid. Bilang pangako na rin ng bagong presidente, para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.